Center Manila. Ito ang TV Patrol. Magandang gabi, bayan. Simulan natin ang balitaan sa update sa landslide na naganap sa Davao de Oro. Mahigit 60 bangkay ang nahukay mula sa gumuho sa bayan ng Mako. Pahirapan na ang pagkilala sa mga bangkay dahil nagsimula ng maagnas ang ilan dito. Live mula sa Mawak, Davao de Oro, nagpapatrol si Hernel Tocmo. Hernel, search and retrieval na lang ba o search and rescue pa rin ang ginagawa ng ating mga kababayan dyan, mga rescuer? Kabayan, ayon sa incident commander dito, bukas ay lilipat nila, na sila sa search and retrieval operations dahil malayo na umano na may mahukay pa silang mga buhay, lalo't bukas, mag-iisang linggo na matapos nangyari ang trahedya. Dumarami pa ang bangkay na nakukuha mula sa ground zero ng Masara landslide. Kung sa unang mga araw, madali pang makilala ang mga bangkay, ngayon, nagiging hamon na ito dahil nasa state of decomposition na ang ilan sa mga ito. Ayon sa National Bureau of Investigation, umaasa sila ngayon sa secondary parameters gaya ng fingerprint, alahas, ID at tattoo. At dahil may mga unidentified pa, hindi pa nila maitugma ito sa bilang ng mga missing at bilang ng mga nakuhang bangkay. Kaya ang ilang kaanak, panayang hintay sa mga punerarya at incident command post. Tulad ni Rolando, hindi pa sigurado kung nakita na ba ang kanyang nakababatang kapatid. Ang muna ko na buhi po siya. Wala pa mula. Hantod, sa di pa makita yan patirlawas. Sabi niya, hanggat di pa nakikita ang bangkay, para sa kanila, buhay pa rin ang kapatid nitong si Renato. Tanong ng ilan, maari kayang naiwasan ng maraming pagkamatay? Una nang sinabi ni Barangay Masara Chairman Douglas Dumalagan, inilikas na ang mga pamilya dahil sa epekto ng low pressure area noon. Pero may mga bumalik sa kanilang tirahan. Ayon naman sa incident commander ng Apex Mining na si Ferdinand Dobley, asais ng Pebrero, bumuti na ang panahon kaya ipinagpatuloy na ang kanilang operasyon. Ito'y kahit napansin na ng mga tao na may pagguho na pala sa bundok na yon dahil sa mga pag-ulan. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau, simula noong 2008 landslide sa lugar, idineklara ng no-build zone ang lugar. Sagot ng kapitan, may mga nagdaan ng barangay chairman at matagal nang nandoon ang mga istruktura maging ang barangay hall. Hindi niya rin alam kung gaano kalawak ang no-build zone at napayagan ang pagtatayo ng istruktura bilang transient houses ng mga empleyado sa minahan. Kaya lang yung naglao na, no, sa medyo matagal na rin. So hindi na namin alam kung, hindi na monitor eh. Parang ang nangyari na dyan, ginawa lang yan, parang bisitahan lang pero hindi na talaga tinirahan. Una nang sinabi ng MGB na walang kinalaman ang minahan sa landslide. Ang mga naging sanhi umano ng pagguho ang mga naranasang pag-ulan, ang uri ng lupa na may halong volcanoclastics, ang steepness o tarik ng bundok, at ang posibleng fault sa lugar na bahagi ng Philippine fault line. Kaya aksyon ng MGB at LGU, immediate relocation sa mga nakatira sa critical areas ng Barangay Masara. Ang problema na lang ay kung saan. Ito ang geohazard map sa bayan ng Mako na galing sa MGB. Makikita na malaking bahagi ng bayan ang landslide-prone area. Ayon sa MGB, maaari pa namang tayuan ang bahay at istruktura pero dadaan sa masusing pagsusuri. Kabilang naman sa critical areas ang mga bahagi ng Barangay Panoraon, New Leyte, Tagbaros, Gubatan, maging ang Masara. In fact, we're working right now with the local government unit na as much as possible, no, bilisan namin ang pag-a-assess ng mga proposed relocation sites. MGB is here to provide the technical assistance. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na hihigpitan ang pagbabantay sa mga may planong magtayo muli ng gusali. We do the policing. We employ the tanods and all other barangay functionaries. The mayor's office can also help out. So does the province. There should be nobody
there who will even start or even think of building something along that area. Samantala, balik din sa pag-duty ang mga search and rescue dogs gaya ni APA na nakatulong sa paghanap ng ilang bangkay at survivor. Nakatakdang ma-deploy na rin ang dagdag na 3 pang rescue dogs ng Coast Guard. Kabayan, kanina ay balik eskwela na ang mga estudyante sa mga paaralan na ginawang evacuation centers dito sa bayan ng Mawab. Nagklase sila sa mga bakanteng classrooms pero inabisuhan na umano sila ng Department of Education na mas mabuti ay lumipat na sila sa ibang area pagkatapos ng 15 araw. Kabayan? Hernel, ilan pa ang talagang nawawala? Eksaktong bilang? Actually, kabayan, kahapon ay wala silang inilalabas na data ng missing. Pero kanina sa pakipag-usap natin sa incident commander at sa management of the dead and missing ay umabot na sa 51 ang missing sa landslide sa Masara. Kabayan? Maraming salamat, Hernel Tokmo. Dalawa ang sugatan matapos sumalpok ang sinasakyan nilang motorsiklo sa SUV sa Cebu City. Kita sa CCTV na paahon sa pakurbadang daan sa barangay Lutak ang motorsiklo nang mapunta sa kabilang lane at sumalpok sa kasalubong na SUV. Tumilapon ang dalawang sakay ng motor pero maswerteng nagtamo lamang ng mga minor injury. Ayon po sa pulisya, nagkasundo sa reglo ang magkabilang panig. Nagpapaalala rin sila sa mga motorista na laging mag-ingat sa pagmamaneho lalo na sa mga pakurbadang bahagi ng lansangan. Sumalang na sa preliminary hearing sa Quezon Prosecutor's Office ang film director na si Jade Castro at 3 kasama niyang inaakusahan ng panununog ng motor jeepney sa bayan ng Katanawan. Mismong si PNP Chief Benjamin Acorda Jr. naman ang nanindigan na may matibay na ebidensya laban sa 4. Nagpapatrol, Dennis Datu. Mahigpit ang seguridad ng dalhi ng mga pulis sa Provincial Prosecutor's Office sa Katanawan, Quezon, ang film director na si Jade Castro at 3 kasama niya. Walang imik ang 4 na naharap sa reklamong arson dahil sa pagsulong umano sa modern jeepney noong Enero at 31. Unang isinalang sa preliminary hearing ang kinatawan ng Gumaka Transport Service Cooperative, ang may-ari ng modern jeep. Masusing tinanong ng piskal ang mga testigo, kabilang ang driver at ang pasahero, mga pulis na umaresto at pinakahuli ang grupo ni na Castro. Ayon sa pasaherong si Gab, hindi niya namukhaan ang mga suspect. Hindi ko po masusure na sila po yun. Bakit? Kasi po meron pong takip po sa mga. Bakit may tunuro sila? Ah, hindi po ako nagturo. So ano naging participation mo ginawa? Patunay po na meron po talaga nangyaring panununog. Hindi nagsumiti ng counter affidavit ang mga abogado ni na Castro pero naghain sila ng manifestation sa piskalya para igiit na hindi naging tama ang proseso ng pag-aresto sa kanila. It is for the prosecution to prove, ano, kung talagang if there is probable cause to indict these 4 of the alleged minibus burning. So, trabaho nilang patunayan sa piskal na may probable cause. Hindi na nagbigay ng pahayag ang kampo ng Gumaka Transport. Pero nanindigan mismo si PNP Chief Benjamin Acorda Jr. na sapat ang mga ebidensyang nakalap ng mga investigador para idiin si na Castro. Ito'y sa kabila ng mga testigo nagsasabing kasama nila si na Castro sa bayan ng Mulanay nung oras na mangyari ang panununog bukod pa sa mga kuha ng CCTV. Sa investigation, no? Sometimes yung CCTV have different interpretations, lalo na pag walang audio, and lalo na yung wala yung clarity. But of course, kung may witnesses and they are sure and they can confirm based on some pictures or based on some identities presented, it may help. Isa ang PUV modernization program sa tinitingnang motibo ng PNP kung bakit sinunog ang modern jeepney. Todo suporta naman ang grupong Free Jade Castro Now na dumating sa Hall of Justice kabilang si Direk Eric Mati at iba pang direktor.
sana isang malaking mistaken identity lang to, di ba? Sana makalaya na sila kung hindi ngayong araw, di ba? Bukas sana. Sana lang. Submitted for resolution na ang reklamo matapos ng higit 5 oras na preliminary hearing. At pisikal na magpapasya kung ibabasura o iaakyat sa korte ang reklamong arson laban kina Castro. Dennis Dato, ABS-CBN News, Katanawan, Quezon. Greg Chen, sino ang bigating celebrity na nagpatunay na siya ay kapamilya forever? At EB, muling pumirma ng exclusive contract si Daniel Padilla sa ABS-CBN. Bukod sa Kapamilya Network, pinasalamatan ni DJ ang fans at ang dating ka-love team at girlfriend na si Catherine Bernardo. Nagpapatrol, MJ Felipe. Our supreme idol, our forever kapamilya, Mr. Daniel Padilla! Certified kapamilya pa rin si Daniel Padilla. Kanina, pumirma ng exclusive network contract si DJ kasama ang mga executive ng Kapamilya Network sa pangunguna ni ABS-CBN Chairman Mark Lopez, ABS-CBN CEO at President Carlo Katigbak, COO for Broadcast Cory Vidanes, Chief Finance Officer Rick Tan, Star Magic Head Laurenti Jogi, Luz Bagalaksa, at ina ni Daniel na si Carla Estrada. Sinamahan si Daniel ng kanyang kapatid na si Maggie, pinsan na si Jordan Lim at iba pang kamag-anak. Gusto kong magpasalamat dahil nung nagkagulo na tayo after the shutdown, ikaw ang isa sa unang nagpasabi na hindi mo kami iiwan. Kung naalala mo, sinabi ko, anak, ABS-CBN lang tayo kahit anong mangyari. At si Tita Cory ay saksi sa lahat ng pag-uusap araw-araw. Pero yes, hindi man natinag kahit kailan si Daniel na aalis sa ABS-CBN. When we lost our franchise, may tinext ka sa akin. Salamat po sa inyong pakikipaglaban. Nagawa niyo na po ang lahat. Ngayon ang Diyos na ho ang bahala. So DJ, ibabalik ko sa iyo ang message mo sa akin. Masipag kang tao, isang artistang magaling, at isang anak na nagmamahal sa kanyang pamilya. Gawin mo lahat to be the best version of you. Naging sentro ng kaliwat kanang kontrobersya si Daniel mula na mag-break sila ni Catherine. At ayon kay DJ, pinaghuhugutan niya ng lakas ang pamilya, pati ang fans na nagpadala ng mensahe sa kanya. I get random messages to my phone. Kasama, you know, yan yang positive, negative messages. Magkakasama yan. And I truly appreciate that. It makes me human, you know. So thank you very much. Yung mga mensahe niya man, totoo. Masakit man, totoo. At yung iba na talagang hanggang ngayon nagbibigay sa akin ng positive messages. Diyos ko po, ang laking, ang sarap sa pusong nababasa yon kung alam niyo lang. Lahatin ko na, lahat ng katnyan, maraming salamat sa lahat ng taon na pagmamahal at pagsasama natin. Diyos ko, all good memories for me. At walang makakatalo dun sa mga memories na yon. And for me, wala pa rin fans club na makakatalo sa katnyan. Sorry, but it's true. At sa huli, pinasalamatan din ni Daniel ang ex-girlfriend at dating ka-love team na si Catherine Bernardo. At syempre, hindi ko pwedeng kalimutan si Catherine. Maraming salamat, Catherine, sa ating maraming taon na pinagsamahan. You know, hindi mawawala sa puso ko ang magaganda nating memories at ating mga adventures at journeys na pinagsamahan. Thank you very much. Pelikula, teleserye, miniseries, concert at bagong musika ang pagtutuunan ng pansin ni Daniel ngayong 2024 at sa mga susunod na taon. MJ Felipe, ABS-CBN News. Nilamon ng apoy ang Sampalenga sa Quezon City ngayong Lunes ng madaling araw. Ang mga tindera na wala na ng kabuhayan, natupok pa sa apoy ang mga gamit sa kanilang kinutuluyan. Nagpapatrol, Liza Aquino. Nabulabog ang ilang mga tindera at residente ng Barangay Ramon Magsaysay sa Quezon City matapos lamunin ng apoy ang palengke sa lugar kanina madaling araw. Ayon sa BFP, agad iniakyat sa unang alarmang sunog matapos kumalat ang apoy sa dalawang palapag ng commercial establishment. Palengke ang unang palapag ng gusali
habang mga kwarto naman at kainan sa ikalawang palapag. May ilan sa mga nagtitinda ang dito na natutulog. May tinawag sa ako kanina na nag-umpisa sa kitchen, sa second floor, light materials, lahat, yung buong commercial building, two story. Walang naitalang nasugatan o nasawi sa sunog, pero matinding dagok ito sa hanap buhay ng mga nagtitinda sa lugar, gaya ni Rose Boral na 10 taon ng tindera ng gulay sa nasabing palengke. Diyan ho kami natutulog kasi yung bahay namin sa Bulacan pa. Lumabas lang kami, wala kaming dala. Nandoon yung mga damit namin sa taas, yun ang nasunog. No, mga gulay, mga itlog, mga ano, kanton, lahat nandyan. May mga nakira pa po ba sa mga paninggalingan? Wala na, nabasa na lahat. Nananawagan sila ng tulong pinansyal, lalo na't nasunog ang lahat ng kanilang mga pinuhunan. Sana bigyan kami ulit ng puhunan, wala na talaga eh. Tansya ng lokal na pamahalaan, nasa 18 stalls ang natupok ng apoy. Handa namang magbigay ng tulong ang mga taga-barangay sa mga nasunugan. Magpapadala si Mayor ni Mamiya, lagi naka-ano kami kung mga 50 ano lang ay, na food pack meron kami. Pwede rin naman matulog sa barangay. Pero meron namang binigay si Mayor sa aming mga cubicle na pwedeng tulugan, parang may small tent. Patuloy naman ang investigasyon ng BFP sa posibleng pinagbulan ng apoy habang tinatayang aabot sa 1.2 million pesos ang halaga ng pinsala nito. Liza Aquino, ABS-CBN News. Dismayado po naman ang ilang chauffeur at rider dahil sa katiting na rollback sa petrolyo bukas. Samantala, nagbabala po naman ang isang consumer group na lalo pang masasapul ng mas mahal na singil sa kuryente ang mga consumer dahil sa paggamit ng inaangkat na liquefied natural gas. Nagpapatrol Alvin L. Chico. Sana lahat ang may-ari ng langisan, babaan nyo naman diesel, maawa kayo sa mga driver. Yan ang panawagan ni Mang Boy kahit nag-anunsyo na ng rollback ang mga kumpanya ng langis. E paano kasi, 10 centimos lang ang bawas sa diesel bukas, 60 centavos sa gasolina at 40 centavos sa kerosene. Ang rider namang si Charles na gasolina ay kinakarga, bitin din sa rollback. Dapat sir, lakihan nyo yung rollback. Para naman ay sumapat naman sa amin yung ano yung kita namin. Masyado maliit po. Saka halos po lahat ng driver, wala na po kinikita. Pero ang pribadong motoristang si Aling Bibi, kontento na sa maliit na rollback. Malaki ng tulong yung 10. Okay lang yan. Okay sa mag-increase. Minsan na nga lang bumaba, may bawas na naman ang rollback sa diesel at gasolina bukas. Mga 30 hanggang 40 centimos din kada litro dahil sa ipinapatong na premium at freight costs ng mga kumpanya ng langis. At dahil may old regulation law, walang magawa ang gobyerno at mga motorista kung hindi tanggapin ito. Kung tutusin, nasa piso ang ibinagsak sa presyo ng gasolina sa world market at 40 centavos naman sa diesel, pero mas mababa rito ang rollback bukas. May tinatawag sila mga premium either sa produkto or sa pag-haul o pagta-transport dito. May karagdagang amount na hindi naman po nakikita. Samantala, nagprotesta naman sa harap ng Meralco Kamuning ang ilang miyembro ng bayan muna dahil sa dagdag singil sa kuryente ngayong buwan, dulot ng pagmahal ng panggatong na imported liquefied natural gas o LNG. Imbis na ibibili na po namin ng ibang pangangailangan namin, eh, ilalaan na lang po namin sa pambayad ng kuryente. Oh, paano po kami mabubuhay ng ganyan? Pero babala ng grupong Power for People Coalition, masusundan pa ang dagdag presyo sa kuryente dahil batay umano sa projection ng ilang eksperto, lalo pang magmamahal ang LNG. Magtataas talaga yan. Kasi yun yung forecast pagdating sa LNG. Huwag na tayong maglokohan doon kasi nandyan naman ang datos. Makikita mo sa lahat ng kumbaga projections sa Asia market ng LNG na patuloy yan natataas at ang magpapasa niya na electric consumers. Kapag naubos na ang supply ng natural gas ng Malampaya, lalong lulubo ang pangangailangan sa imported LNG para mapagana ang ilang malalaking planta ng kuryente sa Luzon. Alvin L. Chico, ABS-CBN News. Lagay muna tayo ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel,
Tayo ba ay tuloy-tuloy pa rin makararanas ng hanging amihan? At kamusta na ang mga kababayan natin sa Davao? Sila ba'y uulanin pa rin? Kabayan, hanggang bukas pa malamig sa maraming lugar sa Luzon dahil sa amihan. Samantalang may mga pagulang aasahan po bukas sa ilang bahagi ng Davao Region. Kaninang umaga, ang natalang temperatura sa Baguio City, 12.8 degrees Celsius. At natala naman po ngayong araw sa Basco Batanes, ang pinakamalamig na temperatura doon ngayong amihan season na 14.1 degrees Celsius. Pagsapit po ng Miyerkules, hihina at aatras na ang amihan, pati po yung shirain mawawala na rin. At ang papalit ay ang mainit na easterlies mula sa Dagat Pasipiko na iiral sa halos buong bansa hanggang sa weekend. Sa rainfall forecast ng The Weather Company para bukas, araw ng Martes. Sa Mindanao po, maaraw po at mainit maghapon sa malaking bahagi at gabi pa may aasahang ulan sa Davao Region at ilang bahagi ng Caraga at Sokcergen. Sa Visayas, meron pong mga kalat-kalat na ulan halos buong araw dyan sa Northern Samar, dala ng shear line at bandang hapon naman may mga pag-ulan din hanggang gabi dyan sa hilagang bahagi ng Panay Dulutrin ng shear line. Mainit naman at mababa ang tsansa ng ulan sa buong Palawan buong araw bukas. Sa Luzon, uulan po sa bahagi ng Calabar Zone maging sa may Oriental Mindoro at sa Bicol Region halos buong araw dahil sa shear line at posible rin po yung mga mahihinang ulan dito sa eastern part ng Cordillera, Cagayan Valley, Aurora at Quezon dahil naman sa amihan. At tayo po sa Metro Manila, buong araw mababa ang tsansa ng ulan, maaraw sa umaga pero kukulimlim po bandang tanghali. At yan ang update sa lagay ng panahon. Ako po si Ariel Rojas. Ingat kapamilya! Umaaray ang maraming magsasaka sa Davao del Norte matapos padapain ng matinding baha ang kanilang mga pananim. Umagapay sa kanilang ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya na naghatid doon ng mga ayuda. Kapatid ko dyan sa South Cotabato at saka sa Marvin na may tutulong sila sa amin. Hindi pa rin lubos na maisip ni Hannah kung paano muling babangon matapos masalanta ng matinding baha ang kanilang kabuhayan sa Barangay Mabaus, Carmen, Davao del Norte. Kabilang siya sa mga magsasaka sa lugar na ani na sana ng palay noong unang linggo ng Pebrero. Napakasakit talaga sir kasi nakikita na namin yung bunga ng palay na magiging bigas na sana. Tapos yun talaga yung nasa namin sa estudyante, sa pagkain, sa pangarawan namin. Wala sir kasi back to zero kami. Nakatira sa makeshift homes na gawa sa Trapal ang evacuees. Kasama ang biyudang si Julie na ilang araw nang sumisilong dito, kasama ang pito pang kamag-anak dahil nasira ang kanilang bahay. Nasira din ang kanilang pananim na ang ginamit na puhunan ay inutang pa. Parang hindi ko na kaya magtingin doon kasi lahat-lahat na gamit sira. Miyak na ko. Ano pong naramdaman niya? Sakit talaga yung pinaghirapan mo. Nawala lahat. Agad tumugon ng ABS-CBN Foundation sa Gipka Pamilya at namigay ng mahigit 400 relief pack sa mga residente ng Barangay Mabaus. Yung sa ABS-CBN, nung nagsuporta sa akin, nang ibigay sa kanila para sa amin, itulong dito sa Barangay Mabaus, ay maraming salamat para sa apo kaya sila ay nag-uban-uban sa ABS-CBN karon ay salamat kayo, pre. Winasak man ng kalamidad ang kanilang kabuhayan, buo pa rin ang pag-asa ng mga magsasaka na muli silang makababangon mula sa pagsubok na ito. Sugatan ng isang doktora matapos tambangan ng riding in tandem sa Maguindanao del Sur. Kinilala ang biktimang si Dr. Charmaine Baroquillo, 28 taong gulang. Ayon po sa pulisya, nagtungo o patungo si Baroquillo sa Sultan Kudarat sakay ang kanyang SUV Sabado ng gabi. Pagdating sa Barangay Dikal, dinikitan at pinagbabaril siya ng riding in tandem. Matapos ang pamamaril na bangga ng SUV ang isang tricycle bago sumalpok sa isang bahay. Agad isinugod sa ospital ang biktima na nagtamo ng mga tama ng bala sa balikat at likod. Iniimbestigahan pa ang motibo at kung sino ang responsable sa krimen. Kinundi na ni Health Secretary Ted Herbosa ang pamamaril.
ang mga health workers ay tumutulong lang sa ating mga pasyente. Kulang na nga tayo ng health workers, nag-a-abroad sila sa ibang bansa. We abhor this kind of behavior. Patay sa operasyon ng militar sa Lano del Sur ang itinuturing na mastermind sa pagpapasabog sa Mindanao State University Gymnasium sa Marawi City, Disyembre 2023. Nakaengkwentro ng 103rd Infantry Brigade ng Philippine Army ang mga armadong miyembro ng Daula Islamia Maute Group noong January 25 hanggang kinabukasan. Siyam na terorista ang napatay kasama ang leader ng grupo na si Kadhafi Mimbesa o alias Engineer. Isinagawa ang operasyon base sa impormasyong ibinigay ng isang sumukong miyembro ng teroristang grupo. Na-recover din ng militar ang ilang matataas na kalibre ng armas, two-way radios at smartphone. Pinuri ni AFP Chief General Romeo Bronner Jr. ang tropang tumugi sa mga suspect ng MSU bombing. Hinumok din niyang sumuko na ang natitira pang miyembro ng grupo. Kinilala ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kabayanihan at tapang ng apat na sugatang sundalo sa engkwentro kamakailan laban sa Daula Islamia Maute Group sa Barangay Tapurong, Piagapo, Lanao del Sur. Sa kanyang pagdalaw sa Army General Hospital sa Fort Bonifacio, Taguig kanina, ginawara ng Pangulo ng Gold Cross Medals ang dalawang miyembro ng Philippine Army habang Military Merit Medals naman sa dalawa pang sundalo, kabilang ang apat sa 3rd Scout Ranger Battalion ng Philippine Army na nasugatan sa sunod-sunod na bakbakan sa mga miyembro ng teroristang grupo nitong Enero. Nagsalita na ang ilang grupo ng foreign investors sa ayon sa kanila ay mga totoong dahilan kung bakit halos hirap silang magnegosyo sa Pilipinas. Sa kanilang pag-arap sa Senado kaugnay ng pagdinig sa economic cha-cha, naglabas din ng saloobin ng mga foreign businessmen sa patuloy na bangayan ng Kongreso sa usapin sa charter change. Nagpapatrol, Sherian Torres. Dumadaing na rin ang mga dayuhang negosyante sa sitwasyon nila sa Pilipinas. Sa ikalawang pagdinig sa Resolution of Both Houses No. 6, partikular sa usapin kung dapat na bampayagan ang 100% na pagmamayari ng mga lupain ng mga dayuhang negosyante, ang mga leader ng Joint Foreign Chambers inaming hirap sila sa sobrang higpit ng 1987 Constitution sa mga dayuhan, kaya tuloy kakarampot lang ang nagnenegosyo sa Pilipinas. From 100% investments in Southeast Asia, only 4% come to the Philippines. And we need to work together to increase this number. And everyone needs to contribute. The European Chamber from one side to attract, but also a country to accept and welcome foreign investment. We are of the opinion that the removal of economic restrictions would facilitate increased foreign direct investment in sectors where such investment is currently restricted. Both the legislature and or the executive can quickly adjust to changing business conditions and the international environment. Ang problemang ito ng mga negosyante, susundan pa nila ng sobrang haba ng proseso at dami ng mga dokumentong kailangan bago makapagnegosyo rito. Their complaints are really more the bureaucracy, corruption, and red tape. Maybe just as an example, for the foreign investors we talked to in renewable energy, it's been reduced already, but it still takes 167 signatures for a project to get approved. Dagdag alalahanin pa nila ang patuloy na bangayan ng Senado at Kamara dahil sa People's Initiative. Got some calls from some of our members following the news and the political debate about how this might unfold or in which direction it could actually move further. So there is some uncertainty out there. Sa Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes hearing kanina, nagsalita rin ang iba pa nagsulat ng konstitusyon. The first is that revising the economic provisions will not be the Midas touch that will unlock the economic prospects and promise of the Philippines. We retain the 60-40 sharing, Even a little more in favor of Filipino citizens. Why? Because the twin concept of national economy is patrimony. And if we take out
the rights of our citizens, you know, we lose our patrimony. The state should undertake to protect its integrity, security, and national sovereignty. Walo naman sa mga dumalong taga-gobyerno ang nagtaas ng kamay nang tanungin ni Senador Ronald Bato de la Rosa kung sino ang pabor na paluwagin ang economic provisions ng konstitusyon pabor sa mga dayuhan. Dahil malalim ang diskusyon sa konstitusyon, ang plano ng Senado dalhin sa Visayas at Mindanao ang usapin nitong RBH 6 para marinig naman yung opinyon ng mga tao doon. Samantala, tatlong hearing na lang at gagawa na ng ulat si Senador Sani Angara at isusumite niya to kay Senador Robin Padilla na chairman ng Senate Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na siya naman mag-aakyat nito sa plenaryo. Sherian Torres, ABS-CBN News. Tiniyak ng mga kongresista na susundin nila ang kumpas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi gagalawin ang mga probisyong politikal ng saligang batas sa sinusulong na charter change. Nagpapatrol RG Cruz! I want to make it clear, this administration's position in introducing reforms to our Constitution extend to economic matters alone. Ito ang mga kataga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa charter change na giniit ng Kamara na susundin nila. Kaya ayon sa mga leader ng Kamara, walang dapat ipangamba ang Senado tungkol sa economic chacha na sinusulong nila. We will follow the President. The Speaker will follow the President at kami po lahat dito sa miyembro ng House of Representatives. Let there be no other ambiguity about it. Of the direction of the House, what the House will do. Paliwanag ni Salceda, maingat ang Pangulo sa usapin ng 1987 Constitution. He's careful not to be perceived as dismantling the 1987 Constitution as he has been careful about all other vestiges of the 86 Revolution. So for the President to come out in support of charter change despite his usual reservations on such matters clearly show that he sees this as urgent. Nangangahulugan din anya ito na nasa freezer na muna ang People's Initiative. Ibig sabihin niyan, tigil na muna ang PI dahil para mawala po yung duda na mahaluan ng politika kasi klaro naman sinabi ni Presidente, hoy, hanggang economics lang kayo. Pero hindi nila palalampasin ang investigasyon ng Senado sa People's Initiative. Ang problema kasi is kapag may mga inquiries sa Senado na nakaka-apekto dito po sa pag-achieve natin ng peace, eh yun ang that doesn't help. So siyempre po, especially kapag na-atake po si Speaker, siya po ang padre de pamilya namin. Ayon sa mga leader ng Kamara, mas mainam kung magdedebate na lang ang mga senador at mga eksperto sa ekonomiya sa Kamara. I wish that the Senate will engage in a healthy debate about the economic provisions and itataya ko itong dalawang to, si Joey at saka si Stella, na mag-head ng House contingent para harapin yung Senado para patunayan kung bakit kinikailangan na po natin buksan ang ating ekonomiya. Giit pa ng mga mambabatas, kulelat na ang Pilipinas kung ikukumpara sa mga kapitbahay nito pagdating sa pag-akit ng mga foreign investors. Kaya hindi na dapat patagalin pa ang tsatsa dahil kung matutuloy ito, kailangan pa nila uling magpasa ng hiwalay na batas para ipatupad ang pagpapadali ng pagpapapasok ng mga foreign investments sa bansa. RG Cruz, ABS-CBN News. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Coast Guard sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para masigurong lagi nang may mga barko ng Pilipinas sa bawat Dimasinlok o Scarborough Shoal. Kasunod dito ng 9 na araw na pagpapatrolya sa karagatan ng barko ng PCG. So, na mahigit 40 beses umanong binuntutan at ginitgit pa ng China Coast Guard. Nagpapatrol, Bianca Dava. Halos masagi na ng barko ng China ang nguso ng BRP Teresa Magbanwa ng Philippine Coast Guard habang nagpapatrolya sa paligid ng Bajo de Masinloc o Scarborough Shoal mula February 1 hanggang 9. Sa isa pang insidente, hinarangan ng dalawang barko ng China Coast Guard ang daraanan nito. Pero hindi lang iyan ang delikadong pagmamaniobra na ginawa ng mga barko ng China.
ang China Coast Guard ay patuloy pa rin na naggumawa ng kanilang shadowing sa Philippine Coast Guard vessels for more than 40 times. And they also did block our vessel for at least 4 times. And at the same time, nag-cross din sila ng ating bow ng Philippine Coast Guard vessel, which is a violation of the International Collision Regulation, no? Or the call regs. No? Dalawang beses nilang ginawa ito. Layo ng 9 na araw na maritime patrol sa Scarborough Shoal, nabigyang ayuda ang mga mangiisda at siguruhin ligtas silang makakapagpalaot sa lugar. Tig-4 na barko ng China Coast Guard at Chinese Maritime Militia ang namonitor sa paligid ng bahura. Sa kabila ng panibagong harassment ng mga barko ng China, itinuring ng PCG na tagumpay ang kanilang misyon. Naiparama pa rin natin sa mga Pilipinong mangiisda ang effort ng national government na we're going to maintain our presence here para protektahan ang kanilang karapatan para mangiisda dito sa Baho de Masinloc. Pero sa pahayag ng China Coast Guard, iginiit nitong napaalis nila ang barko ng Pilipinas na illegal umanong pumasok sa inaangkin nilang teritoryo. Hindi ito pinalampas ng PCG. Our vessel stayed there until February 9. So we have videos and photos to support. We believe that our presence and operations in the West Philippine Sea is always in accordance with the international law. We're not going to be the reason to provoke them. Even if they are provoking and bullying the Philippine Coast Guard. Nakikipag-ugnayan na ang Philippine Coast Guard sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources para masigurong laging may mga sibilyang barko ng Pilipinas sa Baho de Masinloc. Sa mga pagkakataon, ang Philippine Coast Guard ay pansamantalang babalik sa puerto para sa logistical requirement. Ito naman ang mga pagkakataon na ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ang magde-deploy ng kanilang barko. The national government, upon instruction of our president, we're going to make sure na nandito pa rin po ang presensya ng ating government vessels para pangalagaan po ang karapatan ng ating mga Pilipinong mangiisda. Hinimok ng U.S. Maritime Security Expert na si Ray Powell ang pamahalaan na ipagpatuloy ang transparency campaign nito tuwing may paglabag ang China. What the Philippines has been doing through this assertive transparency campaign is to build its own foundation, national resilience, international support, and then imposing these costs, these reputational costs on China so that the world can see that China is clearly in the wrong. Bianca Dava, ABS-CBN News. Pinagutos ng Department of Migrant Workers o DMW ang pagsasara at pagtigil operasyon ng isang consultancy firm sa Makati City dahil sa illegal na pagre-recruit umano ng mga manggagawang Pinoy sa Poland. Ayon sa DMW, nagpapanggap bilang isang global migration trading ang Belmoon at aktibong nagre-recruit at nagpapadala ng factory workers sa Poland nang walang wastong lisensya. Pinadadala rin umano ang mga manggagawa gamit ang tourist o kaya student visa. Pinagbabayad din ang aplikante na mahigit na 100,000 pisong processing fee, bukod pa ang sariling gasto sa pasahe patungo sa kanilang destinasyon. Ayon sa DMW, malinaw na human trafficking ito. Nagpapalabas ng mga worker as tourist, walang OEC, hindi dumadaan sa DMW, and then after that, hindi natin alam kung kaninong employer mapupunta, lalong-lalo na mga factory workers ito. Itong mga nire-recruit nila. They are considered vulnerable workers. We have to vet yung kanilang employment contract. Aalamin natin yung sino yung employer. At ang pinakamasakit dito, sinisigil sila ng 110,000. Naging sentro ng privilege speech at usapin si Senate Majority Leader Joel Villanueva sa plenaryo ng Kamara kanina. Ayon kay Lano del Sur 1st District Representative Ziaur Rahman Alonto Adyong, nagkakamali si Villanueva nang sabihin niya na hindi patas ang isang senador at isang party list representative. Giit ni Adyong, kinakatawa ng mga kongresista ang kanilang distrito at direktang nakikipag-ugnayan sa tao, habang ang Senado naman ay tumatalakay sa mga pambansang interes at usapin ng bayan. Paalala pa ni Adyong, minsan ding naging party list representative si Villanueva. Siya po ay nagkakamali sa kanyang pangmamaliit sa mga party list representatives. I cannot accept that a statesman such as himself would hold such a myopic view
of the legislative branch. Mr. Speaker, we are all equal public servants, and only the people are superior to us. Tayong mga kongresista at senador ay parehong miyembro ng iisang 19th Congress. Pinuntirya naman ni Senate Majority Leader Joel Villanueva si Acobicol Representative Zaldico sa umano'y issue ng korupsyon habang binanatan din ang isinusulong na People's Initiative. Sa kanyang privilege speech, sinabi ni Villanueva na hindi People's Initiative ang dapat bigyang pansin ng mga kongresista kundi ang mga pangunahing isyong kinakaharap ng mga Pilipino. Maraming salamat. Hindi po ang mabaho at peking People's Politicians Initiative ang kailangan ni Juan de la Cruz. Sa tindi po ng kahirapan, sa tindi ng traffic, sa tindi ng gutom, hindi po PI ang kailangan. Ang kailangan po, Mr. President, ni Juan de la Cruz ay pambili ng gamot. Kailangan po niya ng pagkain sa hapagkainan nila. Ang kailangan po niya ay dekalidad na edukasyon. Ang kailangan po niya ay trabaho at magandang kita. Naging emosyonal at sinalubong ng mahigpit na yakap at halik ng pop icon na si Taylor Swift ang kanyang nobyong si Travis Kelce. Ito'y matapos na masungkit ng koponan ni Kelce na Kansas City Chiefs ang kanilang ikatlong championship sa Super Bowl kontra San Francisco 49ers sa overtime victory na 25-22. Galing pang Tokyo, Japan si Swift para sa kanyang Eras Tour concert at bumiyahe sakay ng private jet patungong Las Vegas para lang umabot sa game ni Kelce. Pagkatapos naman ng Super Bowl, babiyahing Australia si Swift para ituloy ang kanyang Eras Tour. Naaresto naman po ng mga pulis ang ina na umano'y umabandona sa kanyang bagong silang na sanggol sa banyo ng gasolinahan sa Quezon City. Samantala, nasa mabuti ng lagayang sanggol na binigyan na ng pangalan ng mga pulis na sumagip sa kanya. Nagpapatrol, Jeff Caparas. Doon po tayo, doon yung ipapaliwanan ko. Okay po? Para po, alam niyo na po yung ipapaliwanan ko. Matapos ang 4 na araw na hot pursuit operation, natunto ng mga tauhan ng Quezon City Police sa Antipolo nitong Lunes ang babaeng umabando na umano sa isang bagong silang na sanggol sa banyo na isang gasolinahan sa Quezon City. Kasama ang ilang kinatawan ng DSWD, pinakiusapan ng mga pulis ang babae at ang mga magulang nito na sumama sa presinto. Todo tanggi ang mga ito sa paratang. Kasi nagkataon kasi noong atin. Opo. Nangat-siat siya. Opo. Opo. Mamaya na lang. Mamaya na lang. Nakuha yung aming. Sige po, mamaya na lang. Okay. Nitong 9 ng Pebrero, nakuna ng CCTV ang tatlo sa isang gasolinahan sa Kamyas at Kalayaan Street. Nagpunta sa CR ang babae. Ilang sandali pagkatapos niyang lumabas sa banyo, natagpuan ng mga pulis sa isang bagong silang na lalaking sanggol sa ilalim ng lababo. Malakas na malakas ang ating ebidensya sapagkat yung pulis mismo na rumisponde ay talagang nandoon before pa sila dumating. Ano? At siya mismo ang naka-witness sa pagdating ng babae, sa pagpasok doon sa CR, maging sa paglabas, at after nilang lumabas at umalis, yung pulis din natin ay nandoon personally para tingnan at inspeksyonin yung loob ng CR, at isa din siya sa mga nakakita mismo doon sa bata. Kinain ba na parang inimo nila? Apa. May nakuha pa ang mga pulis na bungkos ng tissue sa bibig ng sanggol, kaya tinitingnan ng QCPD na sampahan ng kasong attempted infanticide at child abuse sa mga suspect. Kung hindi natin nirescue yung bata ay maaaring mamatay. Kasi on the spot yun, that time yung na-inco natin, may nakasalpak na tissue. So medyo ni-revive lang natin siya para ma-recover yung bata. Samantala, bumubuti na umano ang lagay ng sanggol na nananatili sa ospital. So pinangalan natin siyang ng baby Malaya. Kasi sa barangay Malaya nangyari yung bata. So hanggang ngayon ang QCPD Anonymous Police Station sa yung women's desk natin ang nangangalaga sa kanya in coordination sa barangay welfare desk ng Malaya. Tumangging magpa-interview ang babaeng suspect na nasa kustudiya na ng Anonymous Police Station kasama ang mga magulang niya. Pinagahanap pa umano'y
driver ng sasakyan. Jeff Caparas, ABS-CBN News. Lumipad patungo Malaysia si Vice President Sara Duterte para gampanan ang kanyang tungkulin bilang presidente ng Southeast Asian Ministers of Education Organization. Sinagot naman ng Vice Presidente ang tanong kung kumusta ang kanyang relasyon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At live mula sa Malaysia, nagpapatrol si Joyce Balancho. Joyce, ano ang naging sagot ng Vice Presidente? Bernadette, ayon nga kay Vice President at Education Secretary Sara Duterte, hindi apektado ang kanilang relasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ito mga pinakahuling patutsada ng kanyang ama at ng kanyang kapatid laban sa Pangulo. Bernadette, pasado alas 5 nga ng hapon nang dumating dito sa Kuala Lumpur sa Malaysia si Vice President Sara Duterte. Bukas araw na Martes, dadalo siya sa programa ng Southeast Asian Ministers of Education Organization o yung CMEO bilang presidente ng naturang organisasyon. Inaasahang magkakaroon din ng courtesy call si VP Duterte sa kanyang counterparts dito sa Malaysia, kabilang ang Education Minister na si Fadlina Sidek at ang Deputy Prime Minister na si Dato si Fadilia Yusof. Bibisitahin din niya ang isang polytechnic college na hawak ng Ministry of Education ng Malaysia. Samantala, sa panayam naman ng media, pagdating niya dito sa Malaysia ay sinagot nga na Vice Presidente ang mga tanong hinggil sa relasyon niya sa pamilya Marcos ngayon. Aniya, hindi nila napag-uusapan ni Pangulong Marcos sa mga issue at hindi pa rin umano nagkakausap ang pamilya Duterte tungkol sa mga paratang na ipinukol ng kanyang ama at nakababatang kapatid laban sa Presidente. We have no problem with each other. President Bongbong Marcos and I are doing good. We are okay in terms of our relationship, both personal and working relationship. Nang matanong naman kung kamusta sila ni First Lady Liza Araneta Marcos, hindi na nagkomento pa ang Vice Presidente. Sa usapin naman ng pagtakbo sa susunod na halalan, wala pa rin malinaw na sagot si VP Duterte. Sinasabi ko lagi ang politika parang buhay lang yan, hindi mo alam kung anong mangyayari bukas. Bernadette, bukas naman na Martes ng gabi, inaasahan natin magkakaroon ng pulong at dinner si Vice President Duterte sa ilang leader ng Filipino community dito sa Malaysia, habang inaasahan natin Miyerkules naman ang kanyang pagbalik sa Pilipinas. Bernadette. Maraming salamat, Joyce Balancho. Binigyan din ni Daniel Padilla ang kanyang pagmamahal, pasasalamat at respeto sa ina ng dating nobyang si Catherine Bernardo. At sa bagong yugto ng career ni DJ, ano kaya ang mga plano niya? Alamin sa pagpapatrol ni MJ Felipe. Nitong mga nakaraang buwan, mas nagkaroon ng malalim na bonding time si Daniel Padilla kasama ang mga kapatid. How are you? Kamusta ka? Yun ang gusto kong malaman. Me, I'm good. Parang I found new life, di ba? Parang I just came back to my roots. May mga moments lang namin doon ng mga kapatid ko. And yung mga lessons in life, di ba? Ang dami mong nakukuha kung saan-saan. Pero tuloy-tuloy siya at excited na muling magtrabaho. I know you're working on a movie, right? Yeah. Oh, so yeah. Tuloy ba yun? Yes. Okay. With Sanjo? Yes. Okay. With John Arcilia? Yes. Gagawin natin. Gagawin okay. Natin. Concert. I'll make music first. Gawa muna ako music. I'll have something with Ellie. Ellie Bendia. Music. Yung mga gagawin kami. Secret. Secret pa. Secret muna. May napag-usapan na rin sila ni Diamond Star Maricel Soriano. Pero kailangan pa ng brainstorming sa kwento. I just want yung mga movies na talagang sapul. Ano mo yan? Sapul. And it doesn't mean about love. Okay. So parang I made too much movies about love. Of course. Let's make something different. Naging sandala ni DJ sa matitinding hamong pinagdaanan kamakailan, ang pamilya at mga totoong kaibigan na hindi siya iniwan. Yeah, itong times na ang dami lang nagpakilala. So, and that's okay. That's diba? Beautiful. That's beautiful. At least, di ba? My gosh, yeah. Di ba? Talagang opening moment. Ha? I know, no. So, doon mo lang makita. Humanizing so, moment actually siya. Eh. Super. Super. Kaya ako parang, yung mga totoong nandiyan, sarap kasi.
Naiintindihan naman ni Daniel ang ilang fans na nagdesisyon na iwan na siya. Kahit dun sa mga nag-move on na sa akin, it's okay. Diba? Valid yung gusto nilang maramdaman. At kung nararamdaman nila yun, diba? Hindi ko na sila mapipigilan. And dun sa mga nandyan pa rin para sa akin, I appreciate them very, very much. Right. At sa lahat ng mga naglabasan at nangyari, ito ang gustong sabihin ni Daniel. Sa mga lahat ng nangyari, right. Ayoko nung makisabay. Tama. At saka parang out ako sa'yo. Okay. Yeah. Pero sinabi mo... yung nangyari, parang naman, it's very personal to me. And I don't appreciate parang ang dami si Chipping. But, you know, that's how it goes. Right. Showbiz, baby. Ikinatuwa ng ilang fans na pinasalamatan ni DJ si Catherine sa pagpirma nito ng kontrata at kinilala ang kanilang magandang alaala. I forgot na yun to also, Tita Mel. My respects and my love kay Tita Mel. Forever yan. Ngayong single na si DJ, may plano ba siya sa Valentine's Day? Isip ko nga, mga kapatid ko gusto ko. Nakalimutan ko parang may mga date na rin siya. So ikaw na ngayon ang nasa bahay. Oo nga, ako ang baliktad na. Handa na rin ba siya sa bagong pag-ibig? Definitely not. Love for, ano lang, love for human nature. Yun ang hinahanap ko. Right. So you think when ka ready to get into that? Ayaw mo naisipin niyo? Ayaw mo na muna. Trabaho muna. Right. Alam mo na akong love life. MJ Felipe, ABS-CBN News. Umarangkada na ang voter registration sa bansa para sa 2025 midterm elections. Isa sa mga pinuntahan ng COMELEC ang Pag-asa Island sa Bayan ng Kalayaan sa Palawan para hikayatin ang publiko na magparehistro. Nagpapatrol, Victoria Tulad. Kasama ang iba pang opisyal ng Commission on Elections, personal na pinuntahan ni COMELEC Chairman George Garcia ang Pag-asa Island sa Bayan ng Kalayaan sa Palawan sa unang araw ng voter registration ngayong Lunes. Sabi ni Garcia, may malalim na dahilan ang kanilang pagbisita sa pinakamaliit na munisipalidad sa bansa, lalo't kasama ang Pag-asa Island sa teritoryong inaangkin ng China. Marapat lamang na ang COMELEC ay magpakita at magpatunay na kaya namin puntahan ang kahit saan parte ng ating bansa, maiparehistro lang ang ating mga kababayan. The fact na nandito ang COMELEC, nagpaparehistro tayo ng ating mga kababayan, mga Pilipino, nangangahulugan Pilipinas ito. Marami ang nagpakita ng interes at nagparehistro. Nasa 1,200 ang populasyon nitong Pag-asa Island. 525 sa mga residente ang registered voter na, habang mahigit 100 ang nasa tamang edad na pero hindi pa rehistradong botante. Kabilang sila sa mga nais hikayatin ng Commission on Elections na magparehistro para maabot ang target na 3 milyong bagong botante. Tulad ng 20 anyos na si Rian Dave na hindi nakapagparehistro noong mga nakaraang halalan dahil sa klase. Nanginayang lang po. Kasi hindi po ako, ano, may mga gusto po akong iboto, kaso hindi po ako nakaboto, ma'am. Pinasimple ang voter registration dahil isang pahina na lang ang form na dati 6. Kailangan lang magpresenta ng valid government ID o student ID. Kung wala nito, pwedeng magsumite ng barangay certification na nagpapatunay na residente ng inyong lugar. Bawal ang sedula at company ID. Bawal din ang paulit-ulit na pagpaparehistro o yung double o multiple registration. Paglabag yan sa Omnibus Election Code at may karampatang kulong at multa. Nauna nang idineklara ng COMELEC ang February 12 bilang National Voters Registration Day. Anong karapatan natin na magrereklamo tayo sa ating mga hinahalal kung ikaw mismo hindi ka naghalal? Mas maganda po magpaparehistro sapagkat yan mapapakita natin na pantay-pantay tayo sa mata ng batas. Sinimulan na rin ang Register Anywhere program. Sa ilalim nito, makikipagtulungan ng COMELEC sa mga mall, paaralan, pribadong kumpanya, government offices at iba pang establishmento para doon gawin ang voter registration. Maaari ka ring magpa-reactivate, magpa-transfer ng lugar kung saan nakarehistro o mag-update ng iyong impormasyon. Sa Intramuros, Maynila, kabilang sa maagang pumila ang miyembro ng deaf community na si Johan K. Inalalayan siya ng isang kawanin ng COMELEC na nagsilbing interpreter sa kabuuang proseso ng pagpaparehistro. Kwento ni Johan, dati siyang bartender sa pinapasukang coffee shop at ngayon na lang ulit na asikaso ang pagpaparehistro. Paano kung may pahita sa taong bayan ko na kaya, na tulad po niya na kaya din po sumabay.
Nagdaos din ng Register Anywhere program sa Baclaran Church sa Pasay. Magtatagal ang voter registration hanggang September 30. Victoria Tulad, ABS-CBN News, Pag-asa Island. Bayan, isang ama mula Cavite ang tinamaan po ng kakaibang sakit na nagpatigil sa mundo ng kanyang pamilya. Sa kabila nito, naging lakas niya ang kanyang misis na kailanman ay hindi siya sinukuan. Ang kwento ng pag-iibigan ni na Alex at Munet sa ating KBYN Special. Abala sa kanilang tindahan ng soft drinks sa Cavite, ang 46 na taong gulang na misis na si Munet Villanueva. Ang tindahang ito ang isa sa naging sandalan ng kanilang pamilya mula nang magkasakit ang kanyang asawa na si Alex. Taong 2017, nung mapansin ni Munet na may kakaiba nang kinikilos ang asawa. Yung nagtutwist lang yung neck niya, lang, parang manirisim lang na gano'n lang. Doon pa lang, medyo iba na yung pakiramdam ko. Sinangguni na ni Munet sa isang neurologist ang kondisyon ni Alex. Nagre-reseta siya ng gamot, pero walang diagnose kung ano yung sakit. Pinag-aaralan niya kung ano yung e-epekto doon sa nararamdaman ng asawa ko. Paglipas ng mga araw, lumala pa ang sitwasyon ng kanyang asawa. Nagtuloy-tuloy nang hindi makontrol ni Alex ang paggalaw ng kanyang leeg. Kalaunay, inirekomenda ng kanilang doktor na magpatingin sila sa isang movement disorder specialist. Dito, napagalaman na si Alex ay may X-linked dystonia, Parkinsonism. Genetic disease daw siya na nagkakaroon daw ng involuntary movement. Hindi naman ako nawala ng pag-asa. Hirap sa pagkilos si Alex, lalo na sa pagkain. Mas marami yung natatapon kaysa yung pumapasok sa bibig niya. Ikita mo yung asawa mong hirap na hirap kumain, ikaw ba gaganahan kumain? Yung talagang hindi ko kinakaya. Doble dagok rin sa pamilya ang pagkakatanggal sa trabaho ni Alex dahil sa kanyang sakit. Sabi nga ng psychologist sa akin, ano na rin daw ako, mentally stressed. Hanggat maaari, maging ano lang din daw ako, matutunan ko rin din kumalma. Sinubukan na nila ang lahat ng paraan mula sa pag-inom ng mga herbal medicine hanggang sa pagpapaterapy para maibsan kahit papaano ang iniindang sakit sa mga kasukasuan ni Alex. May pain na kasama kasi nga pagod na yung muscle nila eh. Hanggang sa rekomenda ng mga espesyalista ang deep brain stimulation o DBS para kay Alex. Ito ay isang paraan para mapigilan ang involuntary movements at mga sintomas ni Alex. Kinakailangang ibenta ni Namunet ang kanilang bahay at sasakyan para lang makalikom ng mahigit sa 1,000,000 piso para sa aparato at operasyon. At matapos nga ang 6 na taon na gamutan, unti-unti nang nakababalik sa kanyang dating buhay si Alex. Hindi mo talagang pwedeng pasyonin ang Diyos doon eh. Kasi ang Diyos ang nagbibigay ng kapalaran ng tao eh. Iniisip ko rin mga anak ko, para mga asawa ko. Yung naiisip ko para tumuloy ang buhay. So, mapapasalamat ako. Sobrang tulong niya naman ang lahat. Para naman makabawas sa mga gastusin ng pamilya, binigyan po ng inyong lingkod si Alex ng kanya mga maintenance medicine. Salamat po kabayan sa tulong nyo na binigyan nyo ng gamot. Malaking tulong po ito para sa akin. Hindi na po mag-iisip kung saan mabibili yung gamot. 20 pa ni Munet, yung asawa po. Malaki rin ang naging epekto ng sakit ni Alex sa panganay nilang anak na dumanas din ng depresyon. Nakikita kasi yung ama. Narin din ang kanilang bunsong anak na may Down syndrome naman. Pero ang lahat po ng pagsubok ay tinuring ni Munet na isang biyaya dahil kailanman hindi sila tumigil sa panalangin sa Diyos para sama-sama nilang malagpasan ang mga hamon ito sa buhay.
Alam natin, ayun ang kwan dyan. Yung pag-ibig ni Monet. Oh. Yung iba dyan, eh, sumaki lang bahay na pag ganyan. Wala na, iiwan na yun. Pero hindi pinagtsagaan ni Monet. Napag-alaman natin na yun pala ay childhood sweetheart pala sila. Uy! Yung kaya hindi nagkahiwalay din. Okay. Well, sabi nga ni Kwan, parang milagro na rin. Ano? Milagro talaga. Oh, milagro. Mahirap yung sakit na yun. Buti na lang, may trabaho si Monet. Hindi, yung tindahan. Yung tindahan. Tindahan ng subway. Oo, si Alex naman, nawala na ang trabaho. Oo naman. Tapos nawala na yung bahay nila at yung kotse nila dahil pinambili ng aparatos na 1 million ang halaga. Pero nag-improve. Nakakatuwa eh. Nung kita mo yung improvement niya. Pero namamana na pala yun. Naipapasa sa anak na lalaki yung sintoma. Ba't lalaki na? Ganun eh, yung sakit na yun. Puro lalaki siya magmamanifest. Yung babae pwede kang carrier. Tapos yung lalaki yun. Kaya hirap din. Ay, yun ang pag-ibig. Tamang-tama sa Valentine's Day. Oo. Okay. Yan po ang mga balitang binantayan namin para sa inyo. Ako po si Henry Umaga Diaz. Para sa iba pang balita, mag-log on sa news.abs-cbn.com. Ako po si Bernadette Zambrano. At ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly De Castro. Maraming salamat po at magandang gabi, Bayan.